Ako naman nakahiga. Ay, kumakain ka sir, tapos single nakahiga? O hindi? Oh, ito, pakain ko. Good evening, DJ Jel. Kumusta po? Ano yung kinakain? Anong kinakain mo, sir? Siyempre, kanin po. Oh, okay. Ikaw naman, girl, nakahiga. Nagpapahinga po kasi ano, break time. Oh, sige. Oh, mag-usapay na kayong dalawa. Oo nga po. Kailangan magtanong, ma'am. Sige po, sir. Okay lang. Ikaw na magtanong. Ay, yun ganun na, ako? Katatanong ko lang sa'yo kanina eh. Ah, okay. Ano po pangalan niya? Ah, palagi ko pala, June. June. Ah, ilan taon na po? 44. 44. Ano, binata po kayo? Single dad. May anak ako, apat. Ah, ilan anak? Apat. Ah, malalaki na. Ano pala, pangalan ko, 14. Ah, tapos? Yung bunso, so, maliliit pa. Oh, yung bunso ko, 4 na taon pa lang. Ah? So, bakit? Asan sa kanyo? Sa kabilang bahay. So, bali, yung anak mo nasa sayo? Wala na sa kanya, lahat. Mm, pero nagbibigay po kayo ng suporta. Siyempre. Kabibigay ko nga lang kanina eh. Kasi pumunta eh. Ah, okay. Ano po talaga yun, siyempre? Pag anak, obligasyon. Yun na nga eh. Taga saan po ka no? Sa Pilipinas? Dito ako sa ano? Andito po ako sa Manila. Tapos? Saan probinsya niyo? Province ko, Mindanao. Ah, Mindanao. Okay. May may nagko-comment sila. Ano daw ginagawa mo? Parang may ginagawa ka dyan. Gumagalaw ulo mo, ano? Ay, kanag, uy, minum ako gatas, Sir DJ. Aw. Ito, minum ako gatas. Kakaisa. DJ, nanginginig si Kuya. Natatakot ata si Kuya sa akin. Hindi naman. Tao ka lang na kaya malaswang eh. Init eh. Bakit? Mainit po ba ngayon sa Pilipinas? Oh, grabe init. Nandito ako sa terrace, pinawisan pa rin ako. Ano yan? Sarili niyong bahay? Hindi, rent lang. Ah. Yung kasama, kayo lang po mag-isa nagre-rent, ganon? Oh, ako lang mag-isa rito, wala ako kasama eh. Ah. Ano po trabaho niyo, sir? Ah, extra-extra lang minsan. Diyan ako sa divisory nagwo-work, extra lang ako. Kasi nag-a-apply pa ako ng, ano, electrical. Electrician. Maganda po. Maganda eh, po wala ganun. Pa eh. Abang nag-a-apply pa lang, extra muna ako sa tabi-tabi. Opo, kailangan po yun kasi mahirap po ata talaga sa Pilipinas ngayon. Hirap. Tabi-tabi sir, 150 sir, 150. Did you 150 ta? 150 talaga? Isang tabi-tabi, 150. Tumaas nga sila ngayon, 200 na eh. Oo, 150. Isang kalabit lang, 150 agad. Saan banda yung DJ? Akin saan? Dito sa Cubao. Wala dito eh. Naubos na yung iniin ko, yung kali ko di nagagalaw. Ah, sige po, okay lang, kumain kayo. Ayoko. Nahiya ako kumain. Baka mamaya mag-collapse po kayo dyan. Di naman. Mahirap po yun. Di, okay lang. Nako. Ilang taon ka na dyan, ma'am, sa Qatar? Ano po, magto-2 years na po ako dito sa Qatar. Dati po ako Dubai at saka Saudi. Kailangan kumayod. Siyempre. Hirap sa Pilipinas eh. Sinabi mo pa. Dati ako nagtrabaho dyan sa Pilipinas, kaya lang, nung nag-umpisa yung pandemic, yun, pangit kasi yung ano, nagtanggalan.
napasama ako sa ano, natanggal. Eh, saan ka nag-work na sa Pilipinas? Saan ka nag-work dito? Baka ano pa, baka masama sabihin yung ano, kuya. Diyan lang sa Pilipinas. Company din siya. Okay. Well, no problem. Kaya lang ano lang yun, sa ano ako nagtatrabaho. Ilan minimum anak, rate ilan, lang. Ilan po anak ninyo, girl? Dalawa po. Dalawa. Ay, bali, apat po. Apat po siya, kaso na ano, kinuha po ni God yung dalawa. Kaya dalawa na lang po yung sa akin ngayon, puro lalaki. Ah, ganun. Dalawa talaga? Kinuha? Opo. Yes po. Anong nangyari? Ano, bali yung bunso ko po is ano, may sakit na po talaga siya na ano, leukemia. Tapos yung ano, yung panganay ko, kasagsagaan nung nasa po ako, no, nasa Saudi ako, ano, nagbakasyon sila sa Masbate, binangungot po. Wala, ilang taon na po yun? Binangungot? 15? Bata pa. 15. Binangungot? Bata pa. Opo. Yun po isabi. Sabi nila. Opo. Kasi wala po ako sa Pilipinas, nasa Saudi po ako noon at that time. Sino 2019. Sino po nagsabi sa iyo na nabangungot anak mong 15 years old? Bali, yun po yung ano, yung findings? Tawag nito, yung sa side po ng ano, lola nila. Binan ko po. Kaya yun, umuwi po ako nun. Pero hiwalay na kayo the time ng tatay nila? No, hindi pa. Kailan po kayo hiwalay? Kailan po kayo naghiwalay ng asawa mo? Ano na. Bali, ano na. Magti-3 years na po niyan. Mga anak mo, nasa side mo o doon po sa kanya? Nasa ano, bali, kapag ano, kapag umaalis po ako pa ibang bansa, bali, nasa biyanan ko po siya kasi... Both parents ko po kasi is patay na, so wala po mapag-iiwanan. Eh, tapos probinsya po sa amin, so nasa kanila. Tapos pag umuwi ako, doon po, nasa akin po sila. Nasa biyanan ho ninyo yung mga anak mo, doon din yung tatay nila? Opo. Bali, pag ganyan-ganyan lang po. Pag ganyan-ganyan. Ah, so bali, may ba rin bago ng pamilya na rin sa ex mo? Opo. Ah. Okay naman po, kasi ano naman. Nagsusuporta naman po siya sa mga bata. Okay lang. Ikaw naman po magtanong. Ganun kasi, talaga buhay. Ikaw naman magtanong kay sir kasi wanted sweetheart ito. Wanted sweetheart. Wanted sweetheart. O nga. O kuya, hindi ko alam kung ano itatanong ko eh. Kuya, bakit ka ba nandito? Ano bang tawag dito? Siyempre, naghahanap din. Naghahanap na ano, sakit ng ulo? Hindi naman. Siyempre, katuwang sa buhay. Okay. Katuwang sa buhay. Kaya tayo sumali para makahanap eh. Baka sakaling dito tayo makahanap. Kaya lang, mahirap po ata makahanap kapag online. Oo, sinabi mo pa. Maganda kasi personal. Opo. Paano kita mapupunta? Layo mo. Hindi, at saka ano po? Saka ano tawag nito? Mahirap kasi syempre ang tawag nito. Nasa may mga anak tayo. Syempre, mas priority pa rin natin yung mga anak natin bago yung mga sarili natin. Dun sa baga ito, parang ano lang. Tawag nito. Parang ano lang, ma'am? Kasi syempre. parang ano lang po, yung bang... Ay, bang... Yung tawag nito kasi. Libangan, ah. Libangan, yung kaibigan, gano'n? Hindi, syempre, start talaga sa kaibigan. Hindi natin alam for the future. Pero sa ngayon kasi, syempre, mas priority natin yung mga anak natin, lalo na ikaw, kuya, apat anak mo. Tapos maliliit pa pala anak mo. Diba? Kaibigan muna, bago sama po siyempre, kayo kaibigan, di ba, hanggang doon niya. Ganun naman po talaga eh. Hindi naman po pwedeng sweetheart ka agad bago kaibigan. So, siyempre, kaibigan muna. Oo. Hindi ko po ba? Ikaw, tatanong kita, ba't ka sumali rito?
Ah, syempre po, naghahanap din po ng ano, yung makakatuwang sa buhay. Tawag, siyempre, hindi naman nahabang buhay na ganito, maibibigay si God para sa akin. Hindi, syempre, tatanggapin ko. Yung tanggap naman ako na kung ano ako. Yun, ganun. Okay. Yun lang, sabay ganun. Yun lang. Baka mamaya niyan, baka yan mamaya, kuya, yung asawa mo nandyan, hiwalang pala kayo kasi nasa Mindanao, tapos biglang ano. Andito nga sa South Manila, kaya lang hindi ko alam kung saan nakatira. Wala lang balita eh. Ah, so sino nag-aalaga sa mga anak mo? Nasa kanya nga, nasa kanya lahat, kinuha niya. Kasi sa trabaho ako noon eh, pagdating ko sa bahay, wala nang tao rito sa bahay. Iniwan dito makalat. Di kasi iniisip ko baka mamaya, syempre naghiwalay lang kayo at may umalis lang yung asawa mo, tapos bandang huli ako pala may stress. Wala. Ah, pagdating mo sir, wala na yung mga anak mo, pamilya mo, pagdating mo dyan? Wala na po. Wala na po, DJ. Ano rason? Kahit nilayasan ka nila? Hindi ko po alam, DJ. Wala. Mahaba ang pinto eh. Wala. Hindi alam, pero mahaba yung pinto. Hindi naman po pwedeng, hindi mo alam. Kasi kung isa-isahin ko, mahaba, abotan tayo ng magdamag. Hindi, sabihin lang ninyo, ano yung dahilan? O ganito, nag-iwalay na kami kasi ayaw na sa akin, yun lang yun. Parang ganun na nga, DJ. Kasi pagdating ko rito sa bahay, wala na akong naabot ang tao. Tapos maya-maya, pinatawag na akong barangay. Sa barangay na kami nagkaharap. Aha. O hindi. Baka naman may ginawa kang masama, kuya. Wala akong ginagawang masama. Kasi wala namang rason, kuya, na iwan ka lang ng ganun-ganun agad. Wala akong ginawang masama. Siya ang ginawa lang masama. Oo. Pinatawag ka sa barangay, sir. Bakit siya ang nagpatawag sa iyo? Kung siya ang may maling ginawa. Yun lang nga, sir. Hindi ko nga alam. So anong ginawa ninyo sa barangay? Anong nagkamustahan kayo doon? Ano? Doon kami nag-uusap. Uh-huh. Eh, gusto na rin siya pag-uwalayan. Binigay ko yung kalayaan niya. Ay. Pumayag ka sa hindi mo alam na rason, sir? Oh. Eh, may ano kasi siya, sir. DJ, may lalaki kasi siya. Oh. Tapos? Eh, habang katrabaho ako noon, pumapasok ako noon, hindi ko alam na may nagka-relasyon na pala sila ng lalaki. Oh. Tapos siya... Nalambuan na bago ko nalaman. Tapos siya may gana pang magpaparanggay sa'yo, ganun. Oh. Pinabarangay niya ako sa barangay. Harap-harapan kami doon. Pero hindi ako pumirma sa barangay. Excuse. Pwede ba yun? Oh, pwede. Hindi ako pumirma sa barangay. Tapos pinabatter niya ako doon. Kasi baka daw manguluhin ko para sa... Hindi ko na ginugulo. Hindi ko na pinag... Kasi napaka unfair naman, kuya. Ikaw yung iniwan, ikaw pinabarangay. Parang ang gulo. Magulo nga eh. Kaya hindi ko na sila ginugulo. Bahala sila. Inuha nga yung mga bata. Walang naiwan sa akin. Hindi, siya may lalaki dapat, 'di ba? Sa'yo yung gusto din ng mga bata. Ayun muna, yung kaharap kami sa barangay, yung pangalan ko na sa akin. Pagdating naman dito sa gabi, umiiyak naman yung pangalan ko, gusto naman doon sa mama niya. Ay, binigay ko na. Para wala nang gulo. Okay. Kasi ito yung bibigay, hindi maawa naman ako sa anak ng pangalan kasi panaiyak ito sa gabi. Wala siyang kasama. Tapos, paano ka nagbibigay ng sustento? Yung anak ko pumunta sa pinapasok ako sa trabaho. Sa extra hand ko pumunta doon. Kaya na, pumunta sila roon. Pumunta, tapos di mo alam kung saan sila umuwi, sir? Hindi po eh. Ay? Ayaw sabihin ng mga anak ko kung saan sila nakatira eh. Ay, hindi. Kuya, parang ang gulo naman noon. Kalaki pa naman ng tundo eh. Ikuti, isay-isay mo itong mga bahay-bahay. Eh, hindi ka sila yun na ano. Importante lang yung may
kita ano ko sila, communication ko sila. Like ko sila sinachat. Kahit na kachat mo kuya, iba pa rin yung may banding kayo ng mga anak mo. Ayun na nga, ayaw nga silang palabasin ng inahandaw nila, natatakot nga daw sila. Yan ang kwento din naman ng anak ko. Natakot daw sila. Eh, alam mo naman yung mama daw nila, matutingan lang, nabubugbog. Pwede mo naman ipa-DSWD yun, kuya. Kasi kagaya niyan, kuya, ha? Apat anak mo, pa-extra-extra ka lang sa trabaho, tapos maghahanap ka ng ano, maghahanap ka ng true love. Maghahanap ka ng ano, tapos ano, saan mo ilulugar? Anong magiging future? Anong magiging future nun, kuya? Ewan ko, ambot sa langaw. Basta sa akin, wala na kami. Iwalay na kami. Ayaw ko na. Mas maganda kuya. Pero oo, tama. Mas maganda, mag-focus ka na lang muna sa mga anak mo. Huwag ka muna maghanap ng true love. Kasi, kagaya niyan po, magpa-extra-extra ka lang. Tapos, paano pag nakahanap ka ng bagong asawa, kuya? Anong ibubuhay mo? Anong isusustong sa ano? Anak mong apat? Mag-apply ng ano? Mag-apply ng trabaho, siyempre. Oh. Alam, di naman pwede na pag nakahanap ako, sa bahay lang ako, babae ang maghanap buhay. Pagagawa ka rin ng paraan para dalawa kayo maghanap buhay. Tapos, edad mo 44 na. 44 na, kuya, no? 44. Fokus ka na, anak mong apat, kuya. Huwag ka na maghanap. Pwede pa rin yan. Kailangan pa rin yan. Galabaw nga, naghahanap. Tao pa kaya? Kaya lumamit ko lang yung gatas ko. Sana all good nagagatas. Buti ka pa, kuya, gatas nagagatas. Gatas, oh. Pagkain ko, lamig na, oh. Umuusok pa kain na. Ngayon, kumain. Na. Kumain po ko. Baka mamaya niyan, magkasakit kayo. Mamaya pagkatapos to. Pagkatapos to. Wala akong kausap eh. Wala akong libangan dito eh. Boring ako eh. Walang mag-isa eh. Eh di tawagan mo mga anak mo. Para hindi ka boring. Hindi ko makontakt. Hindi sila naka-online. Kaya na tawag ng tawag, hindi ko sila makontakt. Baka patay ata sa ipo. Wanted sweetheart. Ayun na nga eh. Friends lang. Oo, walang masama kuya sa friends. Oo, syempre. Pero mas maganda kuya, focus ka na lang muna sa anak mo. Malay mo, magkabalikan pa kayo ng asawa mo. Malabo na. At kung magkipagbalikan din noon pa, san magis ano na, magdadalawang taon na. Edi suyuin mo ko. Suyuin mo kuya, bigyan mo ng bulaklak, chocolate. Magpapasko pa naman. Ayaw nila yun. Kaya yan. Laban lang. Kahit ano yan? Lang, happy lang. Oo, wala personalan. Happy lang. Oo, kwento ka naman. Ano yung kikwento ko, kuya? Wala na, nasabi ko na sa'yo eh. Ah, ganito na tayo, titigan. Alam nga naman, kuya. Ba't ka pinagpapawisan? Uminom ko lang gatas na mainit. Ako lang kausap mo, kuya. Di naman ako ano. Pinawisan ako eh. Init sa teres eh. Si DJ lang nakakarinig sa'yo. Ha? Anong si DJ nakakarinig? Live tayo. Maraming nanonood. Kaya nga. Tapos pinagpapawisan ka. Siyempre mainit eh. Mainit na ka panahon, mainit pa iniinom ko, lalo talo yung pinapawisan. So, buksan ko muna yung aircon.
Sana all my aircon. Eh, wala, joke lang. Pinapatawa lang kita. Sana ako seryoso. At tumatawa na. Hindi ah. Ba't ako seryoso? Hindi naman ako na seryoso. Diyos ko, delikado pag nagseryoso, seryoso malapit sa ano. Atake. Malapit saan? Atake. Hindi naman. Hindi naman. Baka mamaya, hindi ka na makaka-uwi ng Mindanao. Sir, buyag. Aon sa rin, adi. Ano yan, Bisaya pala salita niya? Oo, Bisaya. Ah. Eh, Bisaya rin yung ano niya, lingwahe. Saman di ay, Bisaya, Negros ano Oriental man. Ah, oo. Oh. Bisaya tayo, or hindi naman pwede rito. Ay, hindi naman talaga pwede. Hindi ka maintindihan ni DJ. Ano, tapos na ba? Kuya, wala ka na ba itatanong? Wala na ako ba itatanong eh. DJ, wala na daw siya itatanong. Ako wala na din. Wala na rin? O, sige na. Wala na rin. Kain na, sir. Thank you. Good luck po sa inyo. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sige, na, magbigay sige na. Sige po. Na, magbigay na lang kayo ng DJ Jel Remix. Iniiwan ni girl si boy. Girl, hindi pa tapos si sir. Hinihingi pa yung Facebook mo. Pinatay mo na itawag.